Nehemias. Unang Kabanata. Ito ang salaysay tungkol sa mga ginawa ni Nehemias na anak ni Hakalia. Ang pananalangin ni Nehemias para sa Jerusalem. Noong 9 na buwan ang buwan ng Kislev, nang 20 taon ng paghahari ni Artaxerxes sa Persya, naroon ako sa palasyo sa Susa. Doon ay pumunta sa akin ang isa sa mga kapatid ko na si Hanani. Galing siya sa Huda kasama ang ilang kalalakihan. Tinanong ko sila tungkol sa Jerusalem at sa mga Hudyo na nagsibalik mula sa pagkakabihag sa Babylonia. Sumagot sila, labis na nahihirapan ang mga nagsibalik sa Huda. Tinutuya sila ng mga tao sa paligid nila. Hanggang ngayon sira pa rin ang pader ng Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Nang marinig ko iyon, umupo ako at umiyak. Ilang araw akong nagdalamhati, nag-ayuno at nanalangin sa presensya ng Diyos ng Kalangitan. Sinabi ko, Panginoon, Diyos ng Kalangitan, makapangyarihan po kayo at kamanghamanghang Diyos. Tinutupad niyo ang inyong kasunduan ng may pag-ibig sa mga umiibig sa inyo at tumutupad sa inyong mga utos. Akong lingkod niyo ay nananalangin araw at gabi para sa bayan ng Israel na mga lingkod ninyo. Pakinggan niyo po ako at tugunin ang dalangin ko. Ipinapahayag ko sa inyo ang mga kasalanan naming mga Israelita, pati ang mga kasalanan ko at ng aking mga ninuno. Lubha pong napakasama ng ginawa namin sa inyo. Hindi namin tinutupad ang mga utos ninyo at mga tuntuning ibinigay sa amin sa pamamagitan ni Moises na inyong lingkod. Alalahanin po ninyo ang sinabi niyo noon kay Moises. Kung kayong mga Israelita ay hindi maging matapat sa akin, pangangalatin ko kayo sa ibang mga bansa. Ngunit kung manunumbalik kayo sa akin at tutupad sa mga utos ko, kahit mangalat pa kayo sa pinakamalayong lugar, titipunin ko kayong muli sa lugar na pinili ko upang ako'y parangalan. Kami po ay mga lingkod nyo at mga mamamayang iniligtas ninyo sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan at lakas. Panginoon, dinggin nyo po ang dalangin ko na inyong lingkod at ang dalangin ng iba pa ninyong mga lingkod na nasisiyahang igalang kayo. Bigyan niyo po ako ngayon ng tagumpay sa paghiling ko sa hari at naway kabutihan ang maipakita niya sa akin. Nang panahong iyon, tagapagsilbi ako ng inumin ng hari. Pumunta si Nehemias sa Jerusalem. Ikalawang Kabanata. Noong unang buwan na siyang buwan ng Nisan, nang 20 taon ng paghahari ni Artaxerxes, sinilbihan ko ng inumin ng hari. Noon lang niya ako nakitang malungkot. Kaya tinanong niya ako, bakit ka nalulungkot? Mukha ka namang walang sakit. Parang may problema ka. Labis akong kinabahan, pero sumagot ako sa hari. Humaba po nawa ang buhay ng mahal na hari. Nalulungkot po ako dahil ang lungsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno ay nagiba at ang mga pintuan nito ay nasunog. Nagtanong ang hari, ano ang gusto mo? Nanalangin ako sa Diyos ng Kalangitan. At pagkatapos, sumagot ako sa hari. Kung maaari po, mahal na hari, at kung nalulugod po kayo sa akin, gusto ko sanang umuwi sa Huda para muling ipatayo ang lungsod kung saan inilibing ang aking mga ninuno. Tinanong ako ng hari habang nakaupo ang reyna sa tabi niya. Gaano ka katagal doon at kailan ka babalik? Sinabi ko kung kailan ako babalik at pinayagan niya ako. Humiling din ako sa hari. Kung maaari po, mahal na hari, bigyan niyo po ako ng mga sulat para sa mga gobernador ng probinsya sa kanlurang Euphrates. Napayagan nila akong dumaan sa nasasakupan nila sa pag-uwi ko sa Huda. At kung maaari, bigyan niyo rin po ako ng sulat para kay Asaph na tagapagbantay ng mga halamanan ninyo para bigyan ako ng mga kahoy na gagamitin sa paggawa ng pintuan ng matatag na kuta malapit sa templo at sa pagpapatayo ng pader ng lungsod at ng bahay na titirhan ko. Pinagbigyan ng hari ang mga kahilingan ko sa kanya dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Sa pag-alis ko, pinasamahan pa ako ng hari sa mga opisyal ng sundalo at sa mga mangangabayo. Pagdating ko sa kanluran ng Euphrates, ibinigay ko sa mga gobernador ang sulat ng hari. Ngunit nang marinig ni Sanbalat na taga Horon at Tobia na isang opisyal ng Amunita na dumating ako para tulungan ang mga Israelita, labis silang nagalit. Tiningnan ni Nehemias ang pader ng Jerusalem. Pagkalipas ng 3 araw mula nang dumating ako sa Jerusalem, umalis ako ng hating gabi na may ilang kasama. Hindi ko sinabi kahit kanino ang gustong ipagawa sa akin ng Diyos tungkol sa Jerusalem.
Wala kaming dalang ibang hayop maliban sa sinasakyan kong asno. Lumabas kami sa pintuang nakaharap sa lambak at pumunta sa balon ng dragon hanggang sa may pintuan ng pinagtatapunan ng basura. Pinagmasdan ko mabuti ang mga nagibang pader ng Jerusalem at ang mga pintuan nitong nasunog. Nagpatuloy ako sa pintuan ng bukal hanggang sa paliguan ng hari, pero hindi makaraan doon ang asno ko. Kaya tumuloy na lang ako sa lambak ng Kidron at siniyasat ang mga pader ng gabing iyon. Pagkatapos, bumalik ako at muling dumaan sa pintuang nakaharap sa lambak. Hindi alam ng mga opisyal ng lungsod kung saan ako nanggaling at kung ano ang ginawa ko, sapagkat wala pa akong pinagsabihang Hudyo tungkol sa balak ko. Kahit ang mga pari, mga pinuno, mga opisyal at ang iba pang nasa pamahalaan. Ngunit ngayon ay sinabi ko sa kanila, nakita niyo ang nakakaawang kalagayan ng lungsod natin. Giba ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Muli nating itayo ang pader ng Jerusalem para hindi na tayo mapahiya. Sinabi ko rin sa kanila kung gaano kabuti ang Diyos sa akin at kung ano ang sinabi ng hari sa akin. Sumagot sila, sige, muli nating itayo ang pader. Kaya naghanda sila para simulan ang mabuting gawaing ito. Ngunit nang mabalitaan ito ni Sanbalat na taga-Horon, ni Tobiya na isang opisyal na Amunita, at ni Geshem na isang Arabo, nilait nila kami at pinagtawanan. Sinabi nila, ano ang ginagawa niyong ito? Nagbabalak ba kayong maghimagsik laban sa hari? Sinagot ko sila, magtatagumpay kami sa pamamagitan ng tulong ng Diyos sa langit. Kami na mga lingkod niya ay magsisimula na sa pagpapatayo ng pader ng Jerusalem. Pero kayo ay hindi kabilang at walang karapatan sa Jerusalem, at hindi kayo bahagi ng kasaysayan nito. Muling itinayo ang pader ng Jerusalem. Ikatlong kabanata. Itinayo ni Eliashib na punong pari at ng mga kasamahan niyang pari ang pintuan na tinatawag na tupa. Matapos nilang ikabit ang pintuan, itinalaga nila ito sa Diyos. Itinayo rin nila at itinalaga ang mga pader hanggang sa tore ng 100 at sa tore ni Hananel. Ang nagtayo ng sumunod na bahagi ng pader ay ang mga taga Jericho, at sumunod sa kanila ay si Sakur na anak ni Imri. Itinayo ng mga anak ni Hasena ang pintuan na tinatawag na isda. Nilagyan nila ito ng mga hamba, ikinabit ang mga pinto, at ginawan ng mga trangka. Ang nagtayo ng sumunod na bahagi ng pader ay si Meremot na anak ni Uria at apo ni Hakoz. Ang kasunod na bahagi na may itinayo ni Meshulam na anak ni Berekya at apo ni Meshezabel. Sumunod naman ay si Zadok na anak ni Baana. At ang sumunod sa kanya ay mga taga Tekoa. Ngunit ang mga pinuno nila ay hindi sumunod sa ipinapagawa ng mga namumuno sa kanila sa gawain. Ang nagtayo ng lumang pintuan ay si Joyada na anak ni Paseya at si Meshulam na anak ni Besodeya. Nilagyan nila ito ng mga hamba, ikinabit ang mga pinto at ginawa ng mga trangka. Ang nagtayo ng sumunod na bahagi ng pader ay si Namelatia na taga Gibeon, Hadon na taga Meronot, at ang mga lalaking taga Gibeon at taga Mispa. Ang mga lugar na ito ay sakop ng gobernador ng probinsya sa kanlurang Euphrates. Ang nagtayo ng sumunod na bahagi ng pader ay si Uziel na platero, na anak ni Harhaya. Ang sumunod naman sa kanya ay si Hanania na manggagawa ng pabango. Itinayo nila ang bahaging ito ng pader ng Jerusalem hanggang sa malawak na pader. Ang sumunod na nagtayo sa kanila ay ang anak ni Hur na si Refaya, na pinuno ng kalahating distrito ng Jerusalem. Ang sumunod sa kanya ay si Jedaya, na anak ni Harumaf. Itinayo niya ang bahagi ng pader malapit sa kanyang bahay. Ang sumunod sa kanya ay si Hatush, na anak ni Hashabneya. Ang nagtayo ng sumunod pang bahagi ng pader at ng tore na may mga hurno ay si Namalkya, na anak ni Harim, at Hashub, na anak ni Pahat Moab. Ang sumunod na nagtayo ay ang anak ni Halohes na si Shalom, na pinuno ng kalahating distrito ng Jerusalem. Tinulungan siya ng mga anak niyang babae. Ang nagtayo ng pintuang nakaharap sa lambak ay si Hanun at ang mga taga Zanoa. Ikinabit nila ang mga pinto nito at ginawa ng mga trangka. Ipinatayo rin nila ang 450 metro na pader sa pintuan ng pinagtatapunan ng basura. Ang nagtayo ng pintuan ng pinagtatapunan ng basura ay ang anak ni Rekab na si Malkia na pinuno ng distrito ng Beth Hakerem. Ikinabit niya ang mga pinto nito at ginawa ng mga trangka.
Ang nagtayo ng pintuan ng bukal ay ang anak ni Col Jose na si Shalom, na pinuno ng distrito ng Mizpah. Binubungan niya ito, ikinabit ang mga pinto at ginawa ng mga trangka. Itinayo rin niya ang pader ng paliguan sa Siloam, malapit sa hardin ng hari, hanggang sa hagdanang pababa mula sa lungsod ni David. Ang sumunod sa kanya ay ang anak ni Azbuk na si Nehemias, na pinuno ng kalahating distrito ng Beth-Zur. Itinayo niya ang pader na nakaharap sa libingan ni David, hanggang sa pinag-iimbaka ng tubig at sa kampo ng mga sundalo. Ang nagtayo ng sumunod na bahagi ng pader ay ang mga Levita na pinamumunuan ni Rehum, na anak ni Bani. Ang sumunod sa kanya ay si Hashabiah, na pinuno ng kalahating distrito ng Keila. Ang sumunod sa kanya ay ang mga kababayan niya na pinamumunuan ng anak ni Henadad, na si Binui, na pinuno ng kalahating distrito ng Keila. Ang sumunod ay ang anak ni Jeshua na si Ezer, na pinuno ng Mizpah. Itinayo niya ang bahagi ng pader na nakaharap sa bodega ng mga sandata hanggang sa sulok ng pader. Ang sumunod naman ay si Baruk, na anak ni Zabai. Buong sipag niyang itinayo ang bahagi ng pader mula sa sulok nito hanggang sa bandang pintuan ng bahay ni Eliashib na punong pari. Ang sumunod sa kanya ay si Meremot na anak ni Uriah at apo ni Hakoz. Itinayo niya ang bahagi ng pader mula sa bandang pintuan ng bahay ni Eliashib hanggang sa dulo ng bahay nito. Ang sumunod na nagtayo ng bahagi ng pader ay ang mga pari sa paligid ng Jerusalem. Ang sumunod sa kanila ay sina Benjamin at Hashub. Itinayo nila ang bahagi ng pader na nakaharap sa bahay nila. Ang sumunod sa kanila ay si Azariah, na anak ni Maaseya at apo ni Anania. Itinayo niya ang bahagi ng pader sa bandang gilid ng bahay niya. Ang sumunod ay si Binwi na anak ni Henadad. Itinayo niya ang bahagi ng pader mula sa bahay ni Azariah hanggang sa sulok ng pader. Isa pang bahagi ng pader na ito ang kanyang ipinatayo. Ang sumunod naman ay si Palal na anak ni Uzay. Itinayo niya ang bahagi ng pader mula sa sulok ng pader at ng nakausling tore sa palasyo, malapit sa pinagpupwestuhan ng mga gwardya. Ang sumunod sa kanya ay si Pedaya na anak ni Paros at ang mga utusan sa templo na nakatira sa may bulubundukin ng Ofel. Itinayo nila ang bahagi ng pader pasilangan hanggang sa pintuan ng tubig at sa nakausling tore. Ang sumunod sa kanila ay ang mga taga-Tekoa. Itinayo nila ang bahagi ng pader mula sa malalaking toreng nakausli hanggang sa pader ng Ofel. Pangalawang bahagi na ito ng pader na kanilang itinayo. Ang nagtayo ng bahagi ng pader na paahon mula sa pintuan ng mga kabayo ay ang mga pari. Itinayo ng bawat isa sa kanila ang bahagi na nakaharap sa bahay nila. Ang sumunod sa kanila ay si Zadok, na anak ni Immer. Itinayo niya ang bahagi ng pader na nakaharap sa bahay niya. Ang sumunod sa kanya ay ang anak ni Shekania na si Shemaya, na gwardya ng pintuan sa silangan. Ang sumunod sa kanya ay si Hanania na anak ni Shelemia, at si Hanun na ika-anim na anak ni Sala. Pangalawang bahagi na ito ng pader na kanilang itinayo. Ang sumunod sa kanila ay si Meshulam, na anak ni Berekia. Itinayo niya ang bahagi ng pader na nakaharap sa bahay niya. Ang sumunod naman ay si Malkia, na isang platero. Itinayo niya ang bahagi ng pader hanggang sa tinitirahan ng mga utusan sa templo at ng mga mangangalakal na nakaharap sa pintuan ng pinagtitipunan at hanggang sa kwarto sa sulok na nasa itaas ng pader. Ang nagtayo ng bahagi ng pader mula sa kwartong iyon hanggang sa pintuan na tinatawag na tupa ay ang mga platero at mga mangangalakal. Hinadlangan ang pagpapatayo ng pader. Ika-apat na kabanata. Nang mabalitaan ni Sanbalat na itinatayo naming muli ang pader, nagalit siya ng husto at hinamak kaming mga Hudyo. Sa harap ng mga kasama niya at ng mga sundalo ng Samaria, sinabi niya, "Ano ba ang ginagawa ng mga kawawang Hudyong ito? Akala ba nila maitatayo nila ulit ang pader ng Jerusalem sa loob lang ng isang araw at makapaghahandog ulit sila? Akala siguro nila magagamit pa nila ang mga nasunog at nadurog na mga bato ng pader." Sinabi pa ng Amunitang si Tobia na nasa tabi ni Sanbalat, "Kahit asong gubat lang ang sumampa sa pader na iyan, mawawasak na iyan." Agad akong nanalangin, "O aming Diyos, pakinggan niyo po kami dahil hinahamak kami. Sa kanila po sana mangyari ang mga panunuya nilang ito sa amin. Madala sana sila sa ibang lugar bilang bihag. Huwag niyo po silang patawarin dahil sa panghahamak nila sa inyo sa harap naming mga gumagawa ng pader. Patuloy ang aming pagtatayo ng pader.
at nangangalahati na ang taas nito dahil ang mga tao ay talagang masigasig na gumagawa. Ngunit na mabalitaan ni na Sanbalat, Tobiya at ng mga taga-Arabia, taga-Amon at mga taga-Ashdod na patuloy ang pagtatayo ng pader ng Jerusalem at natakpan na ang mga butas nito, galit na galit sila. Binalak nilang lahat na salakayin ang Jerusalem para guluhin kami. Subalit nanalangin kami sa aming Diyos at naglagay ng mga gwardiya araw at gabi para maprotektahan ang mga sarili namin. Sinabi ng mga taga-Huda, pagod na kami sa pagtatrabaho. Napakarami pang guho na dapat hakutin. Hindi namin ito makakayang tapusin. Samantala sinabi ng mga kalaban namin, biglain natin sila. Bago nila mapansin, napasok na natin ang lugar nila. Pagpapatayin natin sila at mahihinto na ang pagtatrabaho nila. Ang mga Hudyo na nakatira malapit sa kanila ay palaging nagbabalita sa amin ng balak nilang pagsalakay. Kaya naglagay ako ng mga tao para magbantay sa pinakamababang bahagi ng pader na madaling pasukin. Pinagbantay ko sila roon na magkakagrupo sa bawat pamilya at may mga armas silang mga espada, sibat at palaso. Habang pinag-iisipan ko ang kalagayan namin, ipinatawag ko ang mga pinuno, mga opisyal at ang mga mamamayan at sinabi ko sa kanila, huwag kayong matakot sa mga kalaban. Alalahanin natin ang makapangyarihan at kamanghamanghang Panginoon. Makipaglaban tayo para mailigtas natin ang ating mga kamag-anak, mga anak, mga asawa, pati ang ating mga bahay. Nang mabalitaan ng aming mga kalaban na nalaman namin ang balak nilang pagsalakay at naisip nilang sinira ng Diyos ang balak nila, bumalik kaming lahat sa ginagawa naming pader. Ngunit mula ng araw na iyon, kalahati lang sa mga tauhan ko ang gumagawa ng pader dahil ang kalahati ay nagbabantay na may mga sibat, pananggalang, palaso at panangga sa dibdib. Ang mga opisyal ay nakatayo sa likod ng mga mamamayan ng Huda na gumagawa ng pader. Ang isang kamay ng mga nagtatrabaho ay may hawak na mga gamit sa paggawa at ang isa namang kamay ay may hawak na sandata at nakasukbit sa baywang nila ang espada. Ang tagapagpatunog ng trompeta ay nasa tabi ko. Sinabi ko sa mga pinuno, mga opisyal at sa mga mamamayan, malawak ang ginagawa nating pader at malalayo ang ating pagitan habang nagtatrabaho. Kaya kapag narinig nyo ang tunog ng trompeta, pumunta kayo agad dito sa akin. Ang Diyos natin ang siyang makikipaglaban para sa atin. Kaya patuloy ang paggawa namin mula madaling araw hanggang magtakip silim. At ang kalahati ng mga tao ay nagbabantay na may dalang sandata. Nang panahong iyon, sinabi ko rin sa mga taong naninirahan sa labas ng Jerusalem na sila at ang mga alipin nila ay papasok sa lungsod kapag gabi para magbantay. At kinabukasan naman ay magtatrabaho sila. Dahil palagi kaming nagbabantay, ako at ang mga kamag-anak ko, mga tauhan at mga gwardiya ay hindi na nakapagpalit ng damit. At kahit pumunta sa tubig ay daladala namin ang aming mga sandata. Tinulungan ni Nehemias ang mga dukha. Ikalimang kabanata. Dumaing ang ibang mga lalaki at ang mga asawa nila sa kapwa nila mga Hudyo. Sinabi nila, malaki ang pamilya namin at kailangan namin ng pagkain para mabuhay. May iba rin sa kanila na nagsabi, isinanla na lang namin ang mga bukirin namin, mga ubasan at ang mga bahay namin para may makain kami sa panahon ng taggutom. May iba pa sa kanila na nagsabi, nanghiram kami ng pera para makapagbayad ng buwis sa hari para sa aming mga bukirin at ubasan. Kahit kami at ang mga anak namin ay kapwa nila Hudyo, kinailangang ipaalipin namin sa kanila ang aming mga anak para magkapera. Sa totoo lang, ang iba naming mga anak na babae ay ipinagbili na namin bilang alipin. Wala kaming magawa dahil ang aming mga bukirin at mga ubasan ay pagmamay-ari na ng iba. Labis akong nagalit nang marinig ko ang mga hinaing nila. Pinag-isipan kong mabuti ang kalagayan nila at pinuntahan agad ang mga pinuno at mga opisyal at pinaratangan sila. Sinabi ko, ginigipit niyo ang mga kababayan ninyo sapagkat tinutubuan niyo pa sila kapag nanghihiram sila sa inyo ng pera. Pagkatapos, pinatipon ko agad ang mga tao para sa isang pulong. Sinabi ko, sinisikap nating matubos ang mga kapwa natin Hudyo na nagbenta ng sarili nila bilang alipin sa mga dayuhan. Pero ngayon, dahil sa ginagawa nyo, napipilitan na din silang ibenta ang sarili nila bilang mga alipin. Palagi na lang ba natin silang tutubusin? Tumahimik na lang sila dahil wala silang maidahilan. Nagpatuloy ako sa pagsasalita.
hindi maganda ang ginagawa ninyo. Dapat sana'y mamuhay kayo ng may takot sa Diyos para hindi tayo tuyain ng ibang mga bansang kalaban natin. Ako mismo at ang aking mga kamag-anak, pati ang mga tauhan ko ay nagpahiram ng pera at trigo sa mga kababayan nating nangangailangan. Pero huwag na natin silang pagbayarin sa mga utang nila. Ngayon din ibalik nyo ang mga bukirin, mga ubasan, mga taniman ng ulibo at mga bahay ng may utang sa inyo. Ibalik nyo rin ang tubo ng mga pinahiram ninyong pera, trigo, bagong katas ng ubas at langis. Sumagot sila, ibabalik namin ang lahat ng iyon sa kanila. Hindi na namin sila sisingilin. Gagawin namin ang sinasabi mo. Ipinatawag ko ang mga pari at pinasumpa sa harapan nila ang mga pinuno at ang mga opisyal na tutuparin nila ang pangako nila. Ipinagpag ko ang balabal ko sa baywang ko at sinabi, ganito nawa ang gawin ng Diyos sa mga bahay at ari-arian ninyo kapag hindi ninyo tinupad ang pangako ninyo. Kunin nawa niya ang lahat ng ito sa inyo. Ang lahat ng tao roon ay sumagot, siya nawa, at pinuri nila ang Panginoon. At tinupad ng mga pinuno at ng mga opisyal ang pangako nila. Ang pagiging mapagbigay ni Nehemias. Sa loob ng 12 taon na naglingkod ako bilang gobernador ng Huda, mula ng 20 taon hanggang 32 taon ng paghahari ni Artaxerxes, ako at ang mga kamag-anak ko ay hindi tumanggap ng pagkaing para sa gobernador. Ngunit ang mga gobernador na nauna sa akin ay naging pasanin ng mga tao. Dahil humihingi sila ng pang-araw-araw nilang pagkain at inumin, maliban pa sa 40 pirasong pilak. Pati ang mga opisyal nila ay nang abuso ng mga tao. Pero hindi ko ito ginawa, dahil may takot ako sa Diyos. Sa halip, ginawa ko ang lahat para maitayong muli ang pader sa tulong ng mga tauhan ko. At hindi ako nang angkin ng lupa. Palagi kong pinapakain ang 150 Hudyong opisyal, bukod pa sa mga bisitang mula sa paligid na mga bansa. Araw-araw ako nagpapakatay ng 1 baka, 6 na matatabang tupa at mga manok. At tuwing 10th araw ay naglalabas ako ng marami at iba't ibang klaseng inumin. Sa kabila nito, hindi ako tumanggap ng pagkain para sa gobernador dahil nalaman kong nabibigatan na ang mga tao. Nanalangin ako, O aking Diyos, naway pagpalain po ninyo ako sa lahat ng ginagawa ko para sa sambayanang ito. Ang patuloy na paghadlang ng pagpapatayo ng pader. Ika-6 na kabanata. Samantala, nabalitaan ni Sanbalat, Tobia, Geshem na taga-Arabia at ng iba pa naming mga kalaban na natapos na namin ang pagpapatayo ng pader at wala na itong mga butas, maliban na lamang sa mga pinto nito na hindi pa naikakabit. Kaya nagpadala si Sanbalat at Geshem ng ganitong mensahe sa akin. Gusto naming makipagkita sa iyo sa isang nayo ng kapatagan ng ONO. Ngunit nalaman ko na may balak silang masama sa akin. Kaya nagsugo ako ng mga mensahero para sabihin ito sa kanila. Mahalaga ang ginagawa ko ngayon, kaya hindi ako makakapunta riyan. Hindi ko maaaring itigil ang paggawa para lang pumunta riyan. 4 beses nila akong pinadalhan ng ganoong mensahe at 4 beses ko rin silang pinadalhan ng parehong sagot. Sa 5 beses, pinapunta ni Sanbalat sa akin ang alipin niya na may dalang sulat na nakabukas na. At ito ang nakasulat. Ipinagtapat sa akin ni Geshem na kahit saan siya pumunta, ay naririnig niyang ikaw at ang mga Hudyo ay nagbabalak mag-alsa at iyan ang dahilan kung bakit muli ninyong ipinapatayo ang pader. At ayon sa narinig niya, gusto mong maging hari ng mga Hudyo at pumili ka pa ng mga propeta na magpoproklama sa iyo sa Jerusalem na ikaw na ang hari ng Huda. Tiyak na malalaman ito ng hari, kaya pumarito ka para pag-usapan natin ang mga bagay na ito. Ito ang sagot ko sa kanya. Hindi totoo ang mga sinasabi mo. Gawa-gawa mo lang iyan. Alam kong tinatakot lang nila kami para mahinto ang paggawa namin. Pero nanalangin ako sa Diyos na palakasin pa niya ako. Isang araw pumunta ako kay Shemaya na anak ni Delaya at apo ni Mehetabel, dahil hindi siya makaalis sa bahay niya. Sinabi niya sa akin, magkita tayo sa loob ng templo ng Diyos at ikandado natin ang mga pintuan. Dahil darating ang mga kalaban mo ngayong gabi para patayin ka. Ngunit sumagot ako, gobernador ako,
Bakit ako lalayo at magtatago sa loob ng templo para iligtas ang buhay ko? Hindi ako magtatago. Naisip kong hindi nangusap ang Diyos sa kanya, kundi inupahan lamang siya ni Sanbalat at Tobia para sabihin iyon sa akin. Gusto lamang nila akong takutin at magkasala sa pamamagitan ng pagsunod sa sinasabi ni Shemaya para hamakin nila ako at pintasan ng mga tao. Kaya nanalangin ako, O aking Diyos, huwag niyo pong kalimutan na parusahan si Tobia at si Sanbalat sa kanilang masamang ginawa, pati na ang babaeng propeta na si Noadias at ang iba pang mga propeta na naghahangad na takutin ako. Natapos ang pagpapatayo ng pader. Natapos ang pader noong 25th araw ng 6th na buwan na siyang buwan ng Elul. Natapos ito sa loob ng 52 araw. Nang mabalitaan ito ng aming mga kalaban sa kalapit na mga bansa, natakot sila at napahiya. Napag-isip-isip nila na natapos ang gawain iyon sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Nang panahong iyon, nagsusulatan si Tobia at ang mga pinuno ng Huda. Maraming mga taga-Huda ang sumumpa ng katapatan kay Tobia dahil manugang siya ni Shekania na anak ni Ara. At isa pa, napangasawa ng anak niyang si Jehohanan ang anak ni Meshulam na anak ni Berekia. Palaging sinasabi sa akin ng mga tao ang tungkol sa mabubuting ginawa ni Tobia, at palagi ring nakakarating sa kanya ang mga sinasabi ko. At patuloy na sumusulat si Tobia sa akin para takutin ako. Naglagay ng mga opisyal sa Jerusalem. Ikapitong Kabanata. Nang matapos na ang pader ng lungsod at naikabit na ang mga pinto nito, itinalaga sa tungkulin nila ang mga gwardiya ng mga pintuan ng lungsod, ang mga mang-aawit at ang mga levita. Ibinigay ko ang tungkulin ng pamamahala sa Jerusalem sa kapatid kong si Hanani kasama si Hanania na commander ng mga gwardiya sa buong palasyo. Pinili ko si Hanania dahil mapagkakatiwalaan siya at may takot sa Diyos higit sa karamihan. Sinabi ko sa kanila, huwag niyong pabayaang nakabukas ang mga pintuan ng lungsod kapag tanghaling tapat, kahit may mga gwardiya pa na nagbabantay. Dapat nakasara ito at nakakandado. Maglagay din kayo ng mga gwardiya mula sa mga mamamayan ng Jerusalem. Ang iba sa kanila ay ilagay sa pader na malapit sa mga bahay nila, at ang iba naman ay ilagay sa ibang bahagi ng pader. Ang talaan ng mga tao na bumalik mula sa pagkabihag. Napakalawak noon ang lungsod ng Jerusalem, pero kakaunti lang ang mga naninirahan doon at kakaunti rin ang mga bahay. Kaya ipinaisip ng aking Diyos sa akin na tipunin ang mga pinuno, mga opisyal at iba pang mga naninirahan para maitala sila ayon sa bawat pamilya. Nakita ko ang listahan ng mga pamilya na unang bumalik mula sa pagkabihag. Ito ang nakatala roon. Ang mga sumusunod ay ang mga Israelita sa probinsya ng Huda na binihag noon ni Haring Nebuchadnezzar at dinala sa Babylonia. Ngayon umalis na sila sa lugar na iyon at bumalik na sa Jerusalem at sa sarili nilang mga bayan sa Huda. Ang namuno sa pagbalik nila sa Jerusalem ay sina Zerubabel, Jeshua, Nehemias, Azaria, Raamias, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mesperet, Bigvai, Nehum at Baana. Ito ang talaan ng mga mamamayan ng Israel na bumalik mula sa pagkabihag. Mga angkan ni Naparos, 2,172. Shephatia, 372. Ara, 652. Pahat Moab mula sa mga pamilya ni Jeshua at ni Joab, 2,818. Elam, 1,254. Zatu, 845. Zakai, 760. Binwi, 648. Bebai, 628. Azgad, 2,322. Adonikam, 667. Bigvai, 2,067. Adin, 655. Ater na tinatawag ding Hezekiah, 78. Hashum, 328. Bezai, 324. Harif, 112. Gibeon, 75.
Ito ang bilang ng mga tao na bumalik mula sa pagkabihag, na ang mga ninuno ay nakatira sa mga sumusunod na bayan: Bethlehem at Netofa, 188; Anatot, 128; Bet Asmavet, 42; Kiriat Jearin, Kephira at Beerot, 743; Rama at Geba, 621; Mikmash, 122; Betel at Ai, 123; Nebo, 52; Elam, 1254; Harim, 320; Jericho, 345; Lod, Hadid at Ono, 721; Sinaa, 3,030. Ito ang mga angkan ng mga pari na bumalik mula sa pagkabihag, mga angkan ni Jedaya mula sa pamilya ni Jeshua, 773; Imer, 1052; Pashur, 1247; Harim, 1017. Ito ang mga lahi ng mga Levita na bumalik din mula sa pagkabihag, mga angkan ni Jeshua at Kadmiel mula sa pamilya ni Hodavia, 74; mga awit sa templo na mga angkan ni Asaph, 148; mga gwardiya ng pintuan ng templo na mga angkan ni Shalum, Ater, Talmon, Akub, Hatita at Shobai, 138. Ito ang mga angkan ng mga utusan sa templo na bumalik din mula sa pagkabihag: Ziha, Hasufa, Tabaot, Keros, Siya, Padon, Lebana, Hagaba, Shalmai, Hanan, Gidel, Gahar, Reaya, Rezin, Nekoda, Gazam, Usa, Pasea, Besai, Meunim, Nefusim, Bakbuk, Akufa, Harhur, Bazlut, Mehida, Harsha, Barkos, Sisera, Tema, Nezia at Hatifa. Bumalik din mula sa pagkabihag ang mga angkan ng mga alipin ni Solomon, ang mga angkan ni Nasotai, Soferet, Perida, Jaala, Darkon, Gidel, Shefatia, Hatil, Pokeret Hazebaim at Amon. Ang kabuuang bilang ng mga angkan ng mga utusan sa templo at mga angkan ng mga alipin ni Solomon ay 372. Mayroon ding bumalik sa Jerusalem mula sa mga bayan ng Telmela, Telharsha, Kerub, Adon at Imer, pero hindi nila mapatunayan na sila'y talagang mga Israelita. Sila ang mga angkan ni Delaya, Tobia at Nekoda, 642. Hindi rin mapatunayan ng mga angkan ni Hobaya, Hakoz at Barzilai na mga pari sila. Nang nag-asawa si Barzilai, dinala niya ang pangalan ng biyananyang si Barzilai na taga Gilead. Dahil nga hindi nila makita ang talaan ng kanilang mga ninuno, hindi sila tinanggap bilang mga pari. Sinabihan sila ng gobernador ng Huda na hindi sila maaaring kumain ng mga pagkain na inihandog sa Diyos hanggat walang pari na sasangguni sa Panginoon tungkol sa kanilang pagkapari sa pamamagitan ng Urim at Tumim. Ang kabuuang bilang ng mga lalaki mula sa pagkabihag ay 42,360. Hindi pa kabilang dito ang mga alipin nilang lalaki at babae na 7,337 at mga awit na lalaki at babae na 245. May dala silang 736 na kabayo, 245 mola, 435 kamelyo at 6,720 asno. Ang ibang mga pinuno ng mga pamilya ay nag-ambag para sa muling pagpapatayo ng templo. Ang gobernador ay nagbigay ng 8 kilong ginto, 50 mangkok na gagamitin sa templo at 530 pirasong damit para sa mga pari. Ang ibang mga pinuno ng mga pamilya ay nagbigay para sa ganitong gawain ng 168 kilong ginto at 1,200 kilong pilak. Ang kabuuang ibinigay ng iba pang mga tao ay 168 kilong ginto, 1,100 kilong pilak at 67 pirasong damit para sa mga pari. Ang bawat isa sa kanila ay bumalik sa mga bayan na kung saan nagmula ang kanilang pamilya.
pati na ang mga pari, ang mga levita, ang mga gwardiya ng mga pintuan ng templo, ang mga mang-aawi, at ang mga utusan sa templo. Binasa ni Ezra ang kautusan. Ikawalong kabanata. Nang dumating ang ikapitong buwan, nang nakatira na ang mga Israelita sa mga bayan nila, nagtipon silang lahat sa Jerusalem nang may pagkakaisa, doon sa plaza na nasa harapan ng pintuan ng tubig. Hiniling nila kay Ezra na tagapagturo ng kautusan na kunin niya at basahin ang aklat ng kautusan ni Moises na iniutos ng Panginoon sa mga Israelita. Kaya ng araw na iyon, ang unang araw ng ikapitong buwan, dinala ng paring si Ezra ang kautusan sa harap ng mga tao, mga lalaki, babae at mga batang nakakaunawa na. Binasa niya ito sa kanila ng malakas mula sa pagsikat ng araw hanggang tanghali doon sa plaza na nasa harapan ng pintuan ng tubig at pinakinggang mabuti ng lahat ang aklat ng kautusan. Tumayo si Ezra sa mataas na entabladong kahoy na ginawa para sa okasyong iyon. Sa bandang kanan niya ay nakatayo si Matitya, Shema, Anaya, Uria, Hilkia at Maaseya. At sa bandang kaliwa ay nakatayo si Pedaya, Mishael, Malkia, Hashum, Asbadana, Zacarias at Meshulam. Nakikita si Ezra ng lahat dahil mataas ang kinatatayuan niya. At nang binuksan niya ang aklat, tumayo ang lahat ng tao. Pinapurihan ni Ezra ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. At sumagot ang mga tao, "Amen! Amen!" habang itinataas nila ang kanilang mga kamay. Pagkatapos nagpatira pa sila at sumamba sa Panginoon. Nang tumayo na ang mga tao, ipinaliwanag sa kanila ang kautusan. Ang nagpaliwanag sa kanila ay ang mga levita na sina Jeshua, Bani, Sherebia, Hamin, Akub, Shabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, at Pelaya. Bumasa sila mula sa aklat ng kautusan ng Diyos at ipinaliwanag ang kahulugan nito para maunawaan ng mga tao. Habang nakikinig ang mga tao sa sinasabi ng kautusan, ay umiiyak sila. Sinabi sa kanila ni Nehemias na gobernador, Ezra na pari at tagapagturo ng kautusan, at ng mga levita na nagpapaliwanag sa kanila ng kautusan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon na inyong Diyos, kaya huwag kayong umiyak. Sinabi pa ni Nehemias, magdiwang kayo, kumain ng masasarap na pagkain at uminom ng masasarap na inumin. Bigyan niyo ang mga walang pagkain, dahil ang araw na ito ay banal sa Panginoon. At huwag kayong mabalisa, dahil ang kagalakang ibinigay ng Panginoon ay magpapatatag sa inyo. Sinabi rin ng mga levita, tumahimik kayo, huwag kayong mabalisa, sapagkat banal ang araw na ito. Kaya umuwi ang lahat ng tao para kumain at uminom at magbigay ng pagkain sa iba. Nagdiwang sila ng may lubos na kagalakan dahil naunawaan nila ang mga mensahe ng Diyos na binasa sa kanila. Ang pista ng pagtatayo ng mga kubol. Nang ikalawang araw ng buwang iyon, nagtipon sa harapan ni Ezra ang mga pinuno ng mga pamilya, ang mga pari at ang mga levita para mag-aral pa tungkol sa kautusan. Natuklasan nila sa kautusan na iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises na ang mga Israelita ay dapat tumira sa mga kubol sa oras ng pista na ginaganap tuwing ikapitong buwan at dapat nilang ipaalam sa Jerusalem at sa iba pa nilang mga bayan ang utos ng Panginoon na pumunta sila sa mga kaburulan at kumuha ng mga sanga ng ulibo, mirto, palma at ng iba pang mga kahoy na malago para gawing mga kubol ayon sa nakasulat sa kautusan. Kaya kumuha ang mga tao ng mga sanga at gumawa ng kubol sa patag na bubong ng mga bahay nila, sa bakuran ng mga bahay nila, sa bakuran ng templo ng Diyos, sa plaza na nasa harapan ng pintuan ng tubig at sa pintuan ni Ephraim. Lahat sila na bumalik mula sa pagkabihag ay gumawa ng mga kubol at doon tumira. Hindi pa nila nagawa ang ganito simula noong panahon ni Josue na anak ni Nun. At labis ang kasiyahan nila. Araw-araw ay binabasa ni Ezra sa mga tao ang aklat ng kautusan ng Diyos mula sa una hanggang sa huling araw ng pista. Ipinagdiwang nila ang pista ng pitong araw at nang ikawalong araw, nagtipon sila para sumamba sa Panginoon ayon sa kautusan.
ipinahayag ng mga Israelita ang kanilang mga kasalanan. Ikasyam na kabanata. Nang ika-24 na araw ng buwan ding iyon, nagtipon ang mga Israelita para mag-ayuno. Nagdamit sila ng sako at naglagay ng alikabok sa kanilang ulo. Hindi nila isinama sa pag-aayuno ang mga dayuhan. Tumayo sila at ipinahayag ang kanilang mga kasalanan at ang mga kasalanan ng kanilang mga ninuno. Nakatayo sila sa loob ng 3 oras habang binabasa sa kanila ang kautusan ng Panginoon na kanilang Diyos. At sa loob din ng 3 oras, ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sumamba sa Panginoon na kanilang Diyos. Ang ibang mga Levita ay nakatayo sa hagdanan at malakas na nananalangin sa Panginoon na kanilang Diyos. Sila ay sina Jeshua, Bani, Kadmiel, Shebania, Buni, Sherebia, Bani, at Kenani. At ang mga Levita na tumawag sa mga tao para sumamba ay sina Jeshua, Kadmiel, Bani, Hashabneya, Sherebia, Hodia, Shebania, at Petahia. Sabi nila, "Tumayo kayo at purihin ang Panginoon na inyong Diyos na walang hanggan." Pagkatapos sinabi nila, "O Panginoon, kapuri-puri po ang inyong pagiging makapangyarihan. Hindi ito mapapantayan ng aming pagpupuri. Ikaw lang po ang Panginoon. Ginawa niyo ang kalangitan, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng mga naroroon. Binigyan niyo po ng buhay ang lahat ng inyong nilikha, at sinasamba kayo ng mga anghel sa langit. Kayo ang Panginoong Diyos na pumili kay Abraham at naglabas sa kanya sa Ur na sakop ng mga Kaldeyo. At pinangalanan niyo siyang Abraham. Nakita niyong tapat siya sa inyo. At gumawa kayo ng kasunduan sa kanya na ibibigay niyo sa mga lahi niya ang lupain ng mga Kananeyo, Heteyo, Amoreyo, Perezeyo, Jebuseyo at ng mga Gergaseyo. At tinupad po ninyo ang pangako niyo dahil matuwid kayo. Nakita niyo po ang pagtitiis ng aming mga ninuno sa Ehipto. Narinig niyo ang paghingi nila ng tulong sa inyo noong naroon sila sa dagat na pula. Gumawa kayo ng mga himala at kamanghamanghang bagay laban sa Faraon at sa lahat ng mga opisyal niya at tauhan dahil nalalaman niyo kung paano nila inapi ang aming mga ninuno. At ang inyong pangalan ay tanyag hanggang ngayon. Sa harap ng inyong mga mamamayan ay hinati ninyo ang dagat at sa gitna nito'y dumaan sila sa tuyong lupa. Ngunit nilunod niyo ang mga kalaban nilang humahabol sa kanila para silang bato na lumubog sa nagngangalit na dagat. Sa araw, ginagabayan niyo ang inyong mga mamamayan sa pamamagitan ng ulap na parang haligi at sa gabi sa pamamagitan ng apoy na parang haligi para bigyan sila ng liwanag sa kanilang nilalakaran. Bumaba kayo sa bundok ng Sinai mula sa langit at nakipag-usap kayo sa kanila. Binigyan niyo sila ng mga tamang katuruan, mabubuting utos at ng mga tuntunin. Itinuro niyo sa kanila ang tungkol sa dapat nilang gawin sa araw ng pamamahinga. At inutusan niyo sila sa pamamagitan ng inyong lingkod na si Moises na tuparin ang mga utos niyo, mga tuntunin at mga katuruan. Nang magutom sila, binigyan niyo sila ng pagkain mula sa langit at nang mauhaw ay pinainom niyo ng tubig mula sa bato. Sinabihan niyo silang pasukin at angkinin ang lupaing pangako na ibinigay ninyo sa kanila. Ngunit sila na aming mga ninuno ay naging mapagmataas, matigas ang ulo at masuwayin sa inyong mga utos. Ayaw nilang makinig sa mga sinasabi niyo at kinalimutan lang ang mga himalang ginawa ninyo sa kanila. Naging matigas ang kanilang ulo at sumalungat sila sa inyong pamamaraan sa pamamagitan ng pagpili ng pinuno na magdadala sa kanila pabalik sa pagkaalipin sa Ehipto. Ngunit kayo ay mapagpatawad na Diyos, mahabagin, maalalahanin, hindi madaling magalit at mapagmahal. Kaya hindi niyo po sila pinabayaan. Kahit gumawa sila ng imaheng baka at nagsabi, "Ito ang Diyos nating nagpalaya at nagpalabas sa atin sa Ehipto." Lubos ang paglapastangan nila sa inyo. Ngunit dahil sa dakilang habag ninyo sa kanila, hindi nyo po sila pinabayaan sa ilang. Hindi nyo kinuha ang makapal na ulap na gumagabay sa kanila kapag araw. At ang naglalagablab na apoy na nagbibigay liwanag sa nilalakaran nila kapag gabi. Ibinigay nyo po ang mabuting espiritu ninyo sa pagtuturo sa kanila. Patuloy niyo silang pinakain ng mana at binigyan ng tubig kapag nauuuhaw sila. Ibinibigay niyo po sa kanila ang mga pangangailangan nila sa loob ng 40 taon sa ilang. Kaya hindi sila nagkulang ng anuman. Hindi naluma ang mga damit nila
at hindi rin namaga ang mga paa nila sa paglalakad. Pinagtagumpay niyo sila laban sa mga kaharian, mga bansa, at ang mga lupain sa paligid nila. Sinakop nila ang lupain ng Heshbon na pinamamahalaan ni Haring Sihon at ang lupain ng Bashan na pinamamahalaan ni Haring Og. Pinaramin niyo ang kanilang mga lahi katulad ng mga bituin sa langit. Dinalan niyo sila sa lupaing ipinangako niyo sa kanilang mga ninuno para pasukin at angkinin. Talagang pinasok nila ito at inangkin. Pinagtagumpay niyo po sila laban sa mga Kananeo na nakatira sa lupaing iyon. Ipinaubaya niyo sa kanila ang mga Kananeo pati ang mga hari nila para magawa ng inyong mga mamamayan ang gusto nilang gawin sa mga ito. Sinakop po ng mga mamamayan ninyo ang mga napapaderang lungsod at ang matatabang lupain. Inangkin din po nila ang mga bahay na punong-puno ng magagandang bagay, mga balon, mga ubasan, mga taniman ng ulibo at napakarami pang ibang punong kahoy na namumunga. Kumain sila hanggang sa mabusog sila at naging malusog ang kanilang katawan. Nagalak sila sa napakabuting ginawa ninyo sa kanila. Pero sa kabila ng lahat, sumuway at lumabag po sila sa inyo. Tinalikuran nila ang inyong kautusan. Pinatay nila ang inyong mga propeta na nanghikayat sa kanilang magbalik sa inyo. Labis ang paglapastangan nila sa inyo. Kaya ipinaubaya niyo po sila sa kanilang mga kalaban na nagpahirap sa kanila. Pero nang nahihirapan na sila, humingi sila ng tulong sa inyo. At pinakinggan niyo pa rin sila riyan sa langit. At sa laki ng inyong habag, binigyan niyo sila ng mga pinuno na magliligtas sa kanila sa kamay ng kanilang kalaban. Pero kapag mabuti na ang kalagayan nila, gumagawa na naman sila ng masama sa inyong harapan at ipapaubaya niyo sila sa kamay ng mga kalaban nila para pamunuan sila. At kapag nanalangin na naman sila para humingi ng tulong niyo, pinapakinggan niyo sila riyan sa langit. At sa inyong habag, palagi niyo silang iniligtas. Pinaaalalahanan niyo po sila na tumupad muli sa inyong kautusan. Pero naging mapagmataas sila at hindi nila tinupad ang inyong mga utos. Nagkasala sila laban sa inyong mga utos na nagbibigay ng totoong buhay sa tumutupad nito. Sa katigasan ng kanilang mga ulo, tumalikod sila sa inyo at ayaw nilang makinig sa inyo. Sa napakaraming taon, tiniis ninyo sila at pinaalalahanan ng espiritu ninyo sa pamamagitan ng mga propeta. Pero hindi nila ito pinansin, kaya ipinaubaya niyo sila sa mga mamamayang nasa paligid nila. Ngunit dahil sa laki ng inyong habag, hindi niyo sila pinabayaan o lubos na ipinahamak, dahil mahabagin at maalalahanin kayo, O Diyos. Kayo na aming Diyos ay makapangyarihan at tunay na kamangha-mangha. Tinutupad po ninyo ang inyong kasunduan at ipinapakita ang inyong pag-ibig. Ngayon huwag po ninyong baliwalain ang aming mga pagtitiis. Nagtiis kaming lahat na inyong mamamayan, pati ang aming mga hari, mga pinuno, mga pari, mga propeta at mga ninuno, mula pa ng panahong pinahirapan kami ng mga hari ng Assyria hanggang ngayon. Matuwid ang ginawa niyong paghatol sa amin. Matapat kayo sa amin pero kami ay mga makasalanan. Ang aming mga hari, mga pinuno, mga pari at mga ninuno ay hindi tumupad sa inyong kautusan. Hindi pinansin ang inyong mga utos at mga babala, kahit mayroon silang sariling kaharian at nakakaranas ng labis ninyong kabutihan, at kahit binigyan niyo sila ng malawak at matabang lupain, hindi pa rin sila naglingkod sa inyo at hindi tumalikod sa masama nilang pag-uugali. Ito po ang dahilan kaya kami mga alipin ngayon sa lupaing ito na ibinigay niyo sa aming mga ninuno, kung saan makakakain sila ng mga ani nito at ng iba pang mabubuting produkto nito. Ang masaganang ani ng mga lupain ay napupunta sa mga hari na pinaghari niyo sa amin dahil sa aming mga kasalanan. Ginagawa nila ang gusto nilang gawin sa amin at sa mga alaga naming hayop at sobra-sobra ang aming pagtitiis. Gumawa ng kasunduan ang mga tao. Dahil dito, kami pong mga Hudyo ay gumawa ng isang matibay na kasunduan. Isinulat ito at pinirmahan ng aming mga pinuno, mga pari, at mga Levita. Ikasampung Kabanata. Ang unang pumirma ay si Gobernador Nehemias na anak ni Hakalias at si Sedekia. Ang mga paring pumirma ay si Naseraya, Azaria, Jeremias, Pashur, Amaria, Malkia, Hatush, Shebania, Maluk, Harim, Meremot,
Obadias, Daniel, Gineton, Baruch, Meshulam, Habija, Mijamin, Maazya, Bilgay, at Shemaya. Ang malibitan na pumirma ay sina Jeshua na anak ni Azania, binuwi na mula sa pamilya ni Henadad, Kadmiel, Shebania, Kelita, Pelaya, Hanan, Mika, Rehob, Hashabia, Zakur, Sherebia, Shebania, Hodia, Bani at Beninu. Ang mga pinuno na pumirma ay sina Paros, Pahat Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Azgad, Bebai, Adonia, Bigvai, Adin, Ater, Ezekia, Azur, Hodia, Hashum, Bezai, Harif, Anatot, Nebai, Magpias, Meshulam, Hezir, Meshezabel, Zadok, Jadwa, Palatia, Hanan, Anaya, Hoshea, Hanania, Hashub, Alohes, Pilha, Shobek, Rehum, Hashabna, Maaseya, Ahia, Hanan, Anan, Maluk, Harim, at Baana. Ang iba pang mamamayan ng Israel, pati na ang mga pari, mga levita, mga gwardiya ng mga pintuan ng templo, mga awit, mga utusan sa templo, at ang lahat ng nakahiwalay sa mga dayuhang nakatira sa lupain namin para sumunod sa kautusan ng Diyos, maging ang mga asawa nila at ang mga batang nakakaunawa na, ay nanumpa kasama ng aming mga pinuno na aming tutuparin ang kautusan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng lingkod niyang si Moises. Nanumpa rin kami na tatanggapin namin ang sumpa ng Diyos kung hindi namin matutupad ang pangakong susundin namin ang lahat ng utos at tuntunin ng Panginoon na aming Diyos. Nangako kami na hindi namin papayagang makapag-asawa ang mga anak namin ng mga dayuhang naninirahan sa aming lupain. Nangako rin kami na hindi kami bibili kung ipagbibili ng mga dayuhan ang trigo nila o kahit anong ipinagbibili sa araw ng pamamahinga o sa ibang banal na araw. At tuwing ikapitong taon, hindi kami magtatanim sa aming lupain at hindi na namin sisingilin ang mga may utang sa amin. Nangako pa kami na tutuparin namin ang utos na magbibigay kami bawat taon ng 4 gramong pilak para sa gawain sa templo ng aming Diyos. Nakalaan ito para sa tinapay na inihahandog sa presensya ng Diyos, sa mga handog na sinusunog at mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon na inihahandog araw-araw, sa mga handog para sa araw ng pamamahinga, para sa pista ng pagsisimula ng buwan, at sa iba pang mga pista, maging sa iba pang mga banal na handog tulad ng handog sa paglilinis na inihahandog upang matubos ang mga mamamayan ng Israel sa kanilang mga kasalanan. Ginagamit din ang perang ito sa iba pang mga pangangailangan sa templo ng aming Diyos. Nagpalabunutan kaming lahat, pati ang mga pari namin at mga levita, para malaman kung kailan magdadala ng panggatong ang bawat pamilya bawat taon para gamitin sa mga handog sa altar ng Panginoon na aming Diyos ayon sa nasusulat sa kautusan. Nangako rin kami na dadalhin namin bawat taon sa templo ng Panginoon ang unang ani ng aming bukirin at ang unang bunga ng aming mga tanim. Dadalhin din namin sa mga pari na naglilingkod sa templo ng aming Diyos ang aming panganay na anak na lalaki, pati ang unang anak ng aming mga baka, tupa at kambing ayon sa nasusulat sa kautusan. Nangako pa kami na dadalhin namin sa mga pari ang pinakamagandang klase ng aming harina at ang iba pang mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon para ilagay sa bodega ng templo ng Diyos. Dadalhin din namin ang pinakamabuti naming mga prutas at ang bagong katas ng ubas at langis ng olibo. Dadalhin din namin sa mga levita ang ikapu ng aming mga ani dahil sila ang nangongolekta ng mga ikapu sa lahat ng baryo na may mga sakahan. Kapag mangongolekta ng ikapu ang mga levita, sinasamahan sila ng mga pari mula sa angkan ni Aaron. At ang ikapu ng nakolekta ay dadalhin ng mga levita sa bodega ng templo ng aming Diyos. Ang mga Israelita pati na ang mga levita ay dapat magdala ng mga handog na trigo, bagong katas ng ubas at langis sa bodega kung saan nakalagay ang mga kagamitan ng templo at kung saan nakatira ang mga pari na naglilingkod, ang mga gwardiya ng mga pintuan ng templo, at ang mga awit.
Kaya nangako kami na hindi namin pababayaan ang templo ng aming Diyos. Ang mga naninirahan sa Jerusalem. Ikalabing isang kabanata. Nang panahong iyon, ang mga pinuno ng mga mamamayan ng Israel ay nakatira sa Jerusalem, ang banal na lungsod. Nagpalabunutan ang mga tao para sa bawat 10 pamilya ay may isang pamilyang maninirahan sa Jerusalem, habang ang iba'y mananatili sa mga bayan nila. Pinuri ng mga tao ang lahat ng nagpasyang tumira sa Jerusalem. Ang ibang Israelita pati mga pari, mga Levita, mga utusan sa templo at ang mga angkan ng mga alipin ni Solomon ay patuloy na nakatira sa kanilang sariling mga lupain sa iba't ibang mga bayan ng Huda. Ang ibang mga mamamayan ng Huda at Benjamin ay nakatira sa Jerusalem. Ito ang mga pinuno ng mga probinsya ng Huda at Benjamin na nakatira sa Jerusalem. Mula sa lahi ni Huda, si Ataya na anak ni Uzziah. Si Uzziah ay anak ni Zacharias. Si Zacharias ay anak ni Amariah. Si Amariah ay anak ni Shephatiah. At si Shephatiah ay anak ni Mahalalel na mula sa angkan ni Perez. Si Maaseiah na anak ni Baruch. Si Baruch ay anak ni Kol-Hoze. Si Kol-Hoze ay anak ni Hazayah. Si Hazayah ay anak ni Adaya. Si Adaya ay anak ni Joyarib. At si Joyarib ay anak ni Zacharias na mula sa angkan ni Shela. Sa mga angkan ni Perez, 468 matatapang na lalaki na nakatira rin sa Jerusalem. Mula sa lahi ni Benjamin, si Salu na anak ni Meshulam. Si Meshulam ay anak ni Joed. Si Joed ay anak ni Pedaya. Si Pedaya ay anak ni Kolaya. Si Kolaya ay anak ni Maaseiah. Si Maaseiah ay anak ni Itiel. At si Itiel ay anak ni Jeshiah. Ang sumunod kay Salu ay si Nagabay at Salai. At ang 928 kamag-anak nila. Si Joel na anak ni Zikri ang pinakapinuno nila. At ang ikalawa sa kanya ay si Huda na anak ni Hasenua. Mula sa mga pari, si Jedaya na anak ni Joyarib, si Jakin at si Seraya na anak ni Hilkiah. Si Hilkiah ay anak ni Meshulam. Si Meshulam ay anak ni Zadok. Si Zadok ay anak ni Merayot. At si Merayot ay anak ni Ahitub na namamahala sa templo ng Diyos. Ang 822 lalaking kasama nilang nagpapagal sa templo. Si Adaya na anak ni Jeroham. Si Jeroham ay anak ni Pelalia. Si Pelalia ay anak ni Amzi. Si Amzi ay anak ni Zacharias. Si Zacharias ay anak ni Pashur. At si Pashur ay anak ni Malkia. Ang mga kasama ni Adaya na 242 lalaki na mga pinuno ng mga pamilya. Si Amasai ay anak ni Azarel. Si Azarel ay anak ni Azai. Si Azai ay anak ni Meshilemot. At si Meshilemot ay anak ni Immer. Ang mga kasama ni Amasai na 128 matatapang na lalaki. Si Sabdiel na anak ni Hagedolim ang pinakapinuno nila. Mula sa mga Levita, si Shemaya na anak ni Hashub. Si Hashub ay anak ni Azrikam. Si Azrikam ay anak ni Hashabiah. At si Hashabiah ay anak ni Buni. Si Shabitai at si Jozabad na 2 pinuno ng mga Levita. Sila ang mga katiwalang namamahala sa mga gawain sa labas ng templo. Si Matanya ay anak ni Mika. Si Mika ay anak ni Sabdi. At si Sabdi ay anak ni Asaf. Si Matanya ang nangunguna sa mga awit na umaawit ng pananalangin at pasasalamat. Si Bakbukya na kasama ni Matanya. Si Abda na anak ni Shamua. Si Shamua ay anak ni Galal. At si Galal ay anak ni Jedutun. May 248 lahat ang mga Levita na nakatira sa Jerusalem, ang banal na lungsod. Mula sa mga gwardiya ng mga pintuan ng templo, si Akub at si Talmon, at ang mga kasama nilang 172 lalaking gwardiya ng pintuan ng templo. Ang ibang mga Israelita, pati mga pari at mga Levita ay nakatira sa mga lupaing minana nila sa kanilang mga ninuno sa iba't ibang mga bayan ng Huda. Ngunit ang mga utusan sa templo na pinangungunahan ni Ziha at Gishpa ay doon tumira sa bulubundukin ng Ofel. Ang pinakapinuno ng mga Levita sa Jerusalem ay si Uzi, na anak ni Bani. Si Bani ay anak ni Hashabiah. Si Hashabiah ay anak ni Matanya. At si Matanya ay anak ni Mika. Si Uzi ay isa sa mga angkan ni Asa na mga awit sa templo ng Diyos. Ang hari ang nag-uutos sa kanila
tungkol sa mga gagawin nila sa bawat araw. Si Petahia na anak ni Meshezabel, na isa sa mga angkan ni Zera na anak ni Huda, ang kinatawan ng bayan ng Israel sa hari ng Persya. Ang ibang mga mamamayan ng Huda ay nakatira sa mga bayan na malapit sa mga lupain nila. Ang iba sa kanila ay nakatira sa Kiryat Arba, Dibon, Jekabzeel, at sa mga baryo sa paligid ng mga bayang ito. Ang iba sa kanila ay nakatira sa Jeshua, Molada, Bet-Pelet, Hazar-Shual, Beer-Sheba, at sa mga baryo sa palibot nito. Mayroon ding nakatira sa kanila sa Ziklag, sa Mekona, at sa mga baryo sa paligid nito. Sa Enrimon, Zora, Jarmut, Zanoa, Adulam, at sa mga baryo sa paligid ng mga bayang ito. Ang iba pa sa kanila ay nakatira sa Lachish, at sa malalapit na mga sakahan, at sa Azeka at sa mga baryo sa paligid nito. Kaya nakatira ang tao sa Huda mula sa Beersheba hanggang sa lambak ng Ben-Hinom. Ang ibang mga mamamayan ng Benjamin ay nakatira sa Geba, Mikmash, Aya, Bethel, at sa mga baryo sa paligid nito. Ang iba sa kanila ay nakatira sa Anatot, Nob, Anania, Hazor, Rama, Gitaim, Hadid, Zeboim, Nebalat, Lod, Ono, at sa lambak ng mga manggagawa. Ang iba pang mga Levita na nakatira sa Huda ay pinatira kasama ng mga mamamayan ng Benjamin. Ang mga pari at ang mga Levita. Ika-12 kabanata. Ito ang talaan ng mga pari at ng mga Levita na bumalik mula sa pagkabihag kasama ni Zerubbabel na anak ni Shealtiel at ni Jeshua na punong pari. Ang mga pari ay sina Seraya, Jeremias, Ezra, Amaria, Maluk, Hatush, Shekania, Rehum, Meremot, Ido, Gineton, Abiha, Mijamin, Moadia, Bilga, Shemaya, Joyarib, Jedaya, Salu, Amok, Hilkiah, at Jedaya. Sila ang mga pinuno ng mga kapwa nila pari at ng kanilang mga kasama noong panahon ni Jeshua. Ang mga Levita ay sina Jeshua, Binui, Kadmiel, Sherebia, Huda, at Matania. Si Matania at ang mga kasama niya ang katiwala sa pag-awit ng mga awit ng pasasalamat. At sina Bakbukya, Uni at ang mga kasama nila ang katiwala sa pagsagot sa awit na iyon. Ang mga lahi ng punong pari na si Jeshua. Si Jeshua ay ama ni Joyakim. Si Joyakim ay ama ni Eliashib. Si Eliashib ay ama ni Joyada. Si Joyada ay ama ni Jonathan. At si Jonathan ay ama ni Jadua. Ang pinuno ng mga pamilya ng mga pari. Ito ang mga pinuno ng mga pamilya ng mga pari noong si Joyakim ang punong pari. Si Meraya ang pinuno ng pamilya ni Seraya. Si Hanania ang pinuno ng pamilya ni Jeremias. Si Meshulam ang pinuno ng pamilya ni Ezra. Si Jehohanan ang pinuno ng pamilya ni Amaria. Si Jonathan ang pinuno ng pamilya ni Maluk. Si Jose ang pinuno ng pamilya ni Shebania. Si Adna ang pinuno ng pamilya ni Harim. Si Helkai ang pinuno ng pamilya ni Merayot. Si Zacarias ang pinuno ng pamilya ni Ido. Si Meshulam ang pinuno ng pamilya ni Gineton. Si Zikri ang pinuno ng pamilya ni Abijah. Si Piltai ang pinuno ng pamilya ni Naminyamin at Moadia. Si Shamua ang pinuno ng pamilya ni Bilga. Si Jehonatan ang pinuno ng pamilya ni Shemaya. Si Matenai ang pinuno ng pamilya ni Joyarib. Si Uzi ang pinuno ng pamilya ni Jedaya. Si Kalai ang pinuno ng pamilya ni Salu. Si Eber ang pinuno ng pamilya ni Amok. Si Hashabia ang pinuno ng pamilya ni Hilkia. At si Netanel ang pinuno ng pamilya ni Jedaya. Ang mga pinuno ng mga pamilya ng mga Levita. Noong panahon ng paghahari ni Darius sa Persya, inilista ang mga pangalan ng mga pinuno sa mga pamilya ng mga pari at mga Levita. Nang panahon ng mga punong pari na sina Eliashib, Joyada, Johanan, at Jadua. Ang mga pinuno ng mga pamilya ng mga Levita hanggang sa panahon ni Johanan na apo ni Eliashib ay nakalista sa aklat ng kasaysayan. Ito ang mga pinuno ng mga pamilya ng mga Levita. Si Hashabia, Sherebia, Jeshua, Binui, Kadmiel, at ang iba pa nilang mga kasama
na nakatayo sa kabilang bahagi nila sa oras ng pag-awit sa templo ng mga papuri at pasasalamat sa Diyos. Sila ang sumasagot sa awit ng kabilang grupo, ayon sa utos ni David na lingkod ng Diyos. Ang mga gwardiya ng pintuan ng templo na nagbabantay ng mga bodega na malapit sa pintuan ay sina Matania, Bakbukya, Obadias, Meshulam, Talmon at Akub. Sila ang naglilingkod sa panahon ni Joiakim na anak ni Jeshua at apo ni Josadak, at sa panahon ni Nehemias na gobernador at ni Ezra na pari at tagapagturo ng kautusan. Itinalaga sa Diyos ang pader ng lungsod. Noong panahong itinalaga ang pader ng Jerusalem, ipinatawag ang mga Levita mula sa tinitirahan nila. Pinapunta sila sa Jerusalem upang makalahok sa masayang pagdiriwang ng pagtatalaga ng templo sa pamamagitan ng pag-awit ng mga awit ng pasasalamat at pagtugtog ng mga pompyang, alpa at lira. Pinapunta rin ang mga awit mula sa mga baryo sa paligid ng Jerusalem at mula sa baryo ng Netofa. May mga nagmula sa bayan ng Beth Gilgal at sa lugar ng Geba at Asmavet. Sapagkat ang mga awit ay nagtayo ng sarili nilang mga baryo sa paligid ng Jerusalem. Gumawa ng seremonya sa paglilinis ang mga pari at mga levita para maging malinis sila. At ganoon din ang ginawa nila sa mga tao, sa mga pintuan ng lungsod at sa pader nito. Dinala ko ang mga pinuno ng Huda sa itaas ng pader at tinipon ko roon ang dalawang malalaking grupo ng mga awit para magpasalamat sa Diyos. Ang isang grupo naman ay nagmarcha roon sa itaas papunta sa pintuan ng pinagtatapunan ng basura. Sumusunod sa kanila si Nahusaya at ang kalahati ng mga pinuno ng Huda, kasama rin sina Azaria, Ezra, Meshulam, Huda, Benjamin, Shemaya, Jeremias at ilang mga pari na nagpapatunog ng trumpeta. Sumusunod din si Zacharias na anak ni Jonathan. Si Jonathan ay anak ni Shemaya. Si Shemaya ay anak ni Matania. Si Matania ay anak ni Mikaya. At si Mikaya ay anak ni Zakur na angkan ni Asaph. Sumusunod naman kay Zacharias ang mga kasama niyang sina Shemaya, Azarel, Milay, Gilalay, Maay, Netanel, Huda at Hanani. May dala silang mga instrumento katulad ng mga tinutugtog noon ni Haring David na lingkod ng Diyos. Ang grupong ito ay pinapangunahan ni Ezra na tagapagturo ng kautusan. Pagdating nila sa pintuan ng bukal, umakyat sila sa daang parang hagdan na papuntang lungsod ni David. Dumaan sila sa palasyo ni David hanggang makarating sila sa pintuan ng tubig sa gawing silangan ng lungsod. Ang ikalawang grupo ay nagmarcha pakaliwa sa itaas ng pader. Sumunod ako sa grupong ito kasama ang kalahati ng mamamayan. Dumaan kami sa gilid ng tore na may hurno papunta sa malapad na pader. Mula roon dumaan kami sa pintuan ni Ephraim, sa lumang pintuan, sa pintuan na tinatawag na isda, sa tore ni Hananel at sa tore ng 100. Pagkatapos dumaan kami sa pintuan na tinatawag na tupa at huminto sa may pintuan ng gwardiya. Ang dalawang grupo na nagpapasalamat sa Diyos habang nagmamarcha ay dumiretso sa templo ng Diyos. Dumiretso rin ako roon at ang kalahati ng mga opisyal na kasama ko. Naroon din ang mga pari na nagpapatunog ng trumpeta na sina Eliakim, Maaseya, Mijamin, Mikaya, Elioenai, Zacharias at Hanania. At ang mga awit na sina Maaseya, Shemaya, Eleazar, Uzi, Jehohanan, Malkia, Elam at Ezer. Sila ang mga awit na pinamumunuan ni Jesrahiya. Nang araw na iyon, nag-alay sila ng maraming handog at nagsaya dahil lubos silang pinagalak ng Diyos. Pati ang mga babae at mga bata ay naging masaya rin. Kaya ang ingay ng pagsasaya nila ay naririnig kahit sa malayo. Nang araw ding iyon, naglagay sila ng mga lalaki na mamamahala sa mga bodega na pinaglalagyan ng mga kaloob ng unang ani at ng ikapu. Sila ang mangongolekta ng mga handog mula sa mga sakahan sa paligid ng mga bayan para sa mga pari at sa mga levita ayon sa kautusan. Sapagkat natutuwa ang mga mamamayan ng Huda sa mga gawain ng mga pari at ng mga levita. Ginawa nila ang seremonya sa paglilinis at ang iba pang mga gawain na ipinapatupad sa kanila ng Diyos. Ginawa rin ng mga awit at ng mga gwardiya ng mga pintuan ng templo ang mga gawain nila ayon sa mga utos ni Haring David at ng anak niyang si Solomon.
Mula pa ng panahon ni Haring David at ni Asaph, mayroon ng mga namumuno sa mga umaawit ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Kaya noong panahon ni Zerubbabel at ni Nehemias, ang lahat ng mga Israelita ay nagbibigay ng mga handog nila para sa mga awit at mga gwardya ng mga pintuan ng templo, maging sa mga Levita. At mula sa mga natatanggap nila, binahaginan din ng mga Levita ang mga paring mula sa angkan ni Aaron. Ang mga pagbabago na ginawa ni Nehemias. Ika-13 kabanata. Nang araw na iyon, binasa ang kautusan ni Moises sa mga tao. Nalaman nilang ipinagbabawal ang mga Amonita at mga Moabita na makihalubilo sa mga mamamayan ng Diyos, dahil hindi nila binigyan ng pagkain at inumin ang mga Israelita nang lumabas sila sa Ehipto. Sa halip, inupahan nila si Balaam na isumpa ang mga Israelita. Ngunit sa halip na sumpa, ginawa ito ng Diyos na pagpapala. Nang marinig ng mga tao ang kautusang iyon, hindi na nila isinama ang mga hindi tunay na Israelita. Bago ito nangyari, si Eliashib na pari na namamahala ng mga bodega sa templo ng aming Diyos at kamag-anak ni Tobia ay nagpahintulot kay Tobia na gamitin ang malaking kwarto sa templo. Ang kwartong ito ay ginagamit noon na bodega para sa mga handog na pagkain, insenso, mga kagamitan sa templo, mga handog sa mga pari, mga ikapo ng mga trigo, bagong katas ng ubas at langis na ayon sa kautusan ay para sa mga Levita, sa mga awit at sa mga gwardya ng mga pintuan ng templo. Wala pa ako sa Jerusalem nang mangyari ito. Dahil noong 32 taon ng paghahari ni Artaxerxes sa Babylonia, pumunta ako sa kanya. Kinalaunan pinayagan din niya ako na makabalik sa Jerusalem. At pagdating ko, nalaman ko ang masamang ginawa ni Eliashib na nagpatira kay Tobia sa kwarto na nasa harapan ng templo ng Diyos. Sa tindi ng galit ko, pinagtatapon ko ang lahat ng kagamitan ni Tobia palabas ng kwarto. Agad kong iniutos na linisin ang kwarto. At pagkatapos, pinabalik ko roon ang mga kagamitan ng templo, pati ang mga handog na pagkain at ang insenso. Nalaman ko rin na ang mga Levita ay hindi na nabigyan ng bahagi na para sa kanila. Kaya sila at ang mga awit na pinagkatiwalaan ng mga gawain sa templo ay nagsiuwi para magsaka. Kaya pinagsabihan ko ang mga opisyal, "Bakit pinapabayaan niyo ang templo ng Diyos?" Ipinatawag ko agad ang mga Levita at ang mga awit at pinabalik sa mga gawain nila sa templo. At muli ang lahat ng mamamayan ng Huda ay nagdala ng ikapu ng kanilang mga trigo, bagong katas ng ubas at langis doon sa mga bodega. Ang pinamahala ko sa mga bodega ay si Shelemia na pari, si Zadok na tagapagturo ng kautusan, at ang Levitang si Pedaya. Pinatulong ko rin sa kanila si Hanan na anak ni Zakur at apo ni Matanya. Sila ang pinili ko dahil maaasahan sila. Ipinagkatiwala ko rin sa kanila ang pamamahagi ng mga pangangailangan ng kapwa nila manggagawa sa templo. Pagkatapos ay nanalangin ako. O aking Diyos, alalahanin po ninyo ako at huwag kalimutan ang tapat kong paglilingkod para sa inyong templo at sa mga gawain dito. Nang oras na iyon, may nakita akong mga taga-Huda na pumipisa ng mga ubas sa araw ng pamamahinga. Ang iba sa kanila ay nagkakarga ng mga trigo, alak, ubas, igos at iba pang mga bagay sa mga asno para dalhin sa Jerusalem at ipagbili. Kaya pinagsabihan ko sila na huwag ipagbili ang mga produkto nila sa araw ng pamamahinga. Mayroon ding mga taga-Tyre na nakatira sa Jerusalem na nagdala ng mga isda at iba pang mga kalakal. Ipinagbili nila ito sa mga taga-Huda na nasa Jerusalem sa araw ding iyon ng araw ng pamamahinga. Kaya sinaway ko ang mga pinuno ng Huda at sinabihan, "Ano ba itong ginagawa ninyong kasamaan? Hindi ba ninyo itinuturing na banal ang araw ng pamamahinga? Hindi ba ganito rin ang ginawa ng inyong mga ninuno? Kaya tayo at ang lungsod na ito ay pinarusahan ng ating Diyos? Ngayon, ginalit pa ninyo ng lubos ang Diyos dahil sa ginagawa ninyo, dahil hindi ninyo itinuturing na banal ang araw ng pamamahinga." Kaya nag-utos ako na isara ang pintuan ng lungsod tuwing Biyernes habang papalubog ang araw, at huwag itong bubuksan hanggat hindi pa natatapos ang araw ng pamamahinga. Pinabantayan ko sa mga tauhan ko ang mga pintuan para walang makapasok na kahit anong tinda sa lungsod sa araw ng pamamahinga. Kung minsan,
Ang mga mangangalakal ay natutulog sa labas ng Jerusalem kapag Biyernes ng gabi. Pero binalaan ko sila. Sinabi ko, "Bakit dito kayo natutulog sa pader ng lungsod? Kapag inulit nyo pa ito, parurusahan ko kayo." Kaya mula noon, hindi na sila bumalik sa araw ng pamamahinga. Pagkatapos, inutusan ko ang mga Levita na maging malinis at magbantay sa mga pintuan upang ituring na banal ng mga tao ang araw ng pamamahinga. At saka ako na nalangin, "O aking Diyos, alalahanin po ninyo ang mga ginawa kong ito at kaawaan niyo ako ayon sa dakila niyong pag-ibig." Nang mga panahon ding iyon, nakita ko na may mga taga-Huda na nakapag-asawa ng mga babaeng taga-Ashdod, taga-Amon at taga-Moab. Kalahati sa mga anak nila ay nagsasalita ng wikang Ashdod o sa wika ng ibang tao at hindi sila makapagsalita ng wika ng Huda. Kaya sinaway ko at sinumpa ang mga taga-Huda. Pinalo ko ang iba sa kanila at hinila ang mga buhok nila. Ipinasumpa ko sila at ang mga anak nila sa pangalan ng Diyos na hinding-hindi na sila mag-aasawa ng mga dayuhan. At sinabi ko sa kanila, "Hindi ba ito ang dahilan ng pagkakasala ni Haring Solomon ng Israel? Walang haring katulad niya sa anumang bansa. Minamahal siya ng kaniyang Diyos at ginawa siya ng Diyos na hari sa buong Israel. Pero sa kabila ng lahat, nagkasala siya dahil sa udyok ng mga asawa niyang dayuhan. At ano, pababayaan na lang ba namin ang kasamaang ito na ginawa niyo? Ang pagiging di tapat sa ating Diyos sa pamamagitan ng pag-aasawa ng dayuhan?" Si Joyada na anak ng punong pari na si Eliashib ay may anak na nakipag-asawa sa anak ni Sanbalat na taga Horon, kaya pinaalis ko siya. Pagkatapos ay nanalangin ako, "O aking Diyos, huwag niyo pong kalilimutan na binaliwala nila ang kanilang pagkapari at ang sinumpaan nila bilang mga pari at mga levita." Kaya tiniyak ko na ang mga mamamayan ng Israel ay malaya na sa kahit anong impluwensya ng mga dayuhan. At binigyan ko ng trabaho ang mga pari at ang mga levita ayon sa bawat gawain nila. Tiniyak ko rin na ang mga panggatong na gagamitin sa paghahandog ay madadala sa tamang panahon, pati ang mga unang ani. At nanalangin ako, "O aking Diyos, alalahanin po ninyo ako at pagpalain."